Karla Estrada, ibinunyag ang totoong yaman ng anak na si Daniel Padilla. At 35, he's good, hanggang apo niya. Ibinunyag ni Karla Estrada na napaghandaan na niya ang kinabukasan ng panganay na si Daniel Padilla. Pahayag ni Karla, pagsapit ni Daniel ng 35 years old, ay pwede na siyang tumigil sa pagtatrabaho hanggang sa magkaapo siya. Si Daniel ay isa sa prime artists ng ABS-CBN, at isa sa pinakasikat na artista sa bansa sa kasalukuyan. Anak siya ni Karla sa dating kasintahang si Romel Padilla. Nagbahagi si Karla tungkol sa financial status ni Daniel sa YouTube vlog ni Dr. VickiBelo na ipinost noong Huwebes, November 26, 2020. Natanong ng celebrity doctor si Karla kung nakaipon na si Daniel. Oo, meron naman siyang savings niya na, he's good, sagot ni Karla. At 35, he's good. Kahit hindi na siya magtrabaho hanggang apo niya, nagtabi na tayo. Asisa ni Dr. Vicky, may komisyon ba si Karla sa pera ng anak? Sagot ng Magandang Buhay host, wala, pero siya ang ingat yaman sa pera ng anak. Wala naman. Ako lang naghahandle lahat ng pera niya eh. Kasi kung ano man yung gastos namin, para din yun sa lahat, so importante may natabi sa kanya. Malaking bagay na hindi raw palahingin ng pera si Daniel pero ang malaking pinagkakagastusan nito ay kotse. Kwento ni Karla, hindi naman siya palahingin. Hindi yung humihingi ng pera na cash. Pero mag-alala ka na pag nag-ano na iyan, ma, iba-ibang tono iyan at nangingiting sabi ni Karla. Pag sobrang ay ma, nako, patay tayo dyan. O, ma, may darating na sasakyan, ha? Ganito raw magsabi si Daniel kapag may natipuhan at binili siyang sasakyan. Dugtong ni Karla, hindi siya humihingi pero pag humihingi siya, mababa ang ano kaya kumapit ka na sa pader. Ang plano raw ngayon ni Karla ay ipahawak na kay Daniel ang sarili nitong pera para matuto na ito. Paliwanag ng actress host, ngayon ang gagawin ko, siya na ang paghahawakan ko ng mga pera niya. Para maramdaman niya yung feeling na pag nahawakan niya, tapos babawasan niya ng ganito kalaki, mararamdaman niya yung feeling na ay, sayang. Hindi niya kasi hawak kaya easy for him to say, Uma, bayaran mo to, Uma, may kukunin ako dito. Pero paglilinaw ni Karla, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pumapayag siya sa gusto ng anak. I sometimes say no. Kasi parang, anak, alamin mo muna kung maganda bang klase iyan. Binibigyan ko siya ng ano. Sa edad daw ni Daniel, nasa punto pa raw siya ng bigay gusto sa kanyang hilig, gaya ng mga mamahaling sasakyan. Narito ang buong pahayag ni Karla. Like si DJ naman na yun, ngayon naman OA magdala ng friends. Oh my, si Daniel, nakakasave naman siya. Oo, meron na siyang savings niya na he's good. At 35 is good, kaya di na siya magtrabaho ng apo niya. Nagtabi na tayo. May commission ka kay DJ ba? Binibigan ka? Wala naman. Ako lang nag-handle lahat ng pera niya. Oh. Eh kasi kung ano man yung gastos namin, para din yun sa lahat. So, importante may natabi sa kanya. So ngayon, mag-gastos ba siya? Hindi naman siya palahingi. Hindi yun humihingi ng pera na cash. Pero, mag-alala ka na pag nag-ano na yan, ma. Iba-ibang tono yan eh. Pagka sobrang, hi ma! Oh, ano yun? Naku, patay tayo dyan. O ma, may darating na sasakyan ha. So, ha? O ma, hindi siya humingi, pero pag humingi siya, mababa ang ano, kaya kumapit ka na sa pader. Oo. So ngayon, sasakyan lang naman ang binibili. Oo. Yung mga rubber shoes. Oo. Ngayon, ang gagawin ko, siya na ang paghahawakan ko ng mga pera niya. Para maramdaman niya yung feeling na pag nahawakan niya, tapos babawasan niya ng ganito kalaki, mararamdaman niya yung feeling na, ay sayang. Hindi niya kasi hawak eh, kasi kaya easy for him to say na, oh ma, bayaran mo to, oh ma, may kukunin ako dito, oh ma, ganun. Will you know ka sometimes? I sometimes say no. Kasi parang, ano, alam niyo muna kung maganda bang klase. Binibigyan ko siya ng ano, dahil syempre yung mga ganyang age, parang ganda ng motor na ganito, blah, blah, blah. Nakakatakot ang motor. May motor siya. May motor siya kasi nasa blood nila yun. Talaga mga aqua action star din sila. Diba mga Padilla. Okay, basta.